Sa ibang balita, giniit ng ilang eksperto na malaki ang pakinabang ng Pilipinas sa desisyong palawigin pa ang access ng Amerika sa apat pang base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kasunod ng pagtutol ni Cagayan Governor Manuel Mamba sa posibilidad na mapabilang ang kanilang lugar sa pagtatayuan ng karagdagang EDCA sites. Sinabi ni Center for Strategic and International Studies Director Gregory Pauling na makatutulong ang hakbang para mapalakas ang seguridad sa mga border ng Pilipinas. There is a small risk that by deepening the alliance with the Americans, the Philippines could be dragged in to other regional crises. But that's what alliances are. Alliances are about burden sharing and sharing risk. The United States takes upon itself risk on behalf of the Philippines and the West Philippine Sea. We have repeatedly promised to do that. That's what allies do. So the cost-benefit analysis for the Philippines is the small hypothetical risk of involvement in some other conflict worth deterrence in the West Philippine Sea? And so far, the answer seems to be yes. Isinusulong naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na isama sa mga EDCA site ang Pag-asa Island na nasa Palawan. Layo na itong mamatigil ng pagiging agresibo ng China sa pinag-aagawang teritoryo. 2014 nang lagdaan ang EDCA kung saan pinapayagan ang Amerika na magkaroon ng access sa ilang pasilidad ng Philippine Army at pagpwesto ng mga kagamitan sa Pilipinas.